الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضال النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما على نبينا محمد ابن عبد الله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن والاه ang lahat ng papuri ay para sa Allah na siyang sapat na para sa ating lahat at ang pagbati at pagpapala ay mapasa kanyang mga piling mga alipin higit lalo na sa ating propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anak ni Abdullah at gayon din sa kanyang pamilya at mga kasamahan at lahat ng mga tumatangkilik sa kanya. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, samahan niyo po kami sa isang oras at kalahati na kung saan ay makikilala natin ang isa sa ating appealing guest for this week. Ganun pa man, at dahil gusto naming mag-sorry sa lahat ng ating mga viewers na nakapanood ngayon, nanonood ngayon, na they're expecting na si Brother Abdurrahman Bayaka ang aming magiging guest for this week. But unfortunately, dahil sa kanyang internet at nagkakaroon siya ng problema sa kanilang interaction ay we decided na lang inshallah na extend next week. But of course, magiging maganda ang ating talakayan this week, mga ka-viewers namin dito sa TJIS, Their Journey to Islam Stories, sapagkat bakit? Isang kaabang-abang ang ating mapapanood ngayon at maririnig mula sa isang nagbalik Islam na kilalang-kilala ng mga taga-Makka boys dyan sa Makka al-Mukarrama Islamic Center na kung saan ay siya ay kinagigiliwan at the same time ay napakaganda ng istorya ng kanyang buhay. At of course, para samahan tayo for this, today, pang 16th episode ng ating programang TJIS ay sasamahan tayo ng isang sa ating co-host live din dyan sa Makka al-Mukarrama. Walang iba kundi si Ustad Alimuddin Onofrio. Ustad Alimuddin, tafadhal. A'udhu billahi samil alim minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ako po ay lumuluwalhati sa Allah at dumadakila sa Allah at gayon din ay pumupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napurihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan natin lagi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon. Tanggapin ang anumang mga bagay na ipinagkalab niya sa atin, mabuti man ito o masama. Mga kapatid, binabati namin kayo ng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati ng pandaigdigang pagbati at pagbati ng mamanahanan sa paraiso. Mga kapatid, inshallah, sa araw na ito, mag-iba yung ating tinatawag na sabihin nating nangyayari at just na first time, ika nga, ng TGIS. Okay, at ito yung mga bagay na unexpected. Yung mga unexpected, di ba, Sensei? What do you think, ika nga, nangyayari ngayon? Unexpected talaga, mashallah tabarakallah, kasi usually what we're doing before the program start ay meron tayong preview, pinaghandaan pa ni Anwar ang preview sa ating magiging guest supposedly, but because of this, ito talaga nakatakda na ang magiging guest natin ay kaabang-abang dahil instead na si Ibrahim Abdurrahman Bayaka ang ating magiging guest ay naging next week na lang siya. At dahil ngayon, ito ang kaabang-abang lahat ng ating mga viewers, tumutok lang po kayo mga viewers sapagkat lahat ng pananalita at mga istorya at salaysay ng ating magiging special guest ngayong araw ay doon kami kukuha ng katanungan. Okay, at ang pinakamagandang magkakaroon ng view message, ika nga, ay magkakaroon mananalo ng dalawang pinakamagandang comments from the viewers ay inshallah magkakamit ng 50 load sa ating StreamYard, ika nga. At the same time, apat ang mananalo mula sa page ni Ustad Alimuddin Onofre at dalawa sa page ni Anwar The Light. At of course, bago ko i-introduce ang ating masala, nagdila ang hill, ika nga, na guest for this today ay kakausapin ko muna si Ustad Alimuddin sapagkat itong magiging guest natin ngayon, Ustad Alimuddin, ay isa sa pinaka-active at kung wala, I think, sa kapatiran niyo dyan ay hindi kayo tatawa at hindi kayo magiging happy sapagkat full of, ika nga, sense of humor, ika nga, ito magiging guest natin at isa sa pinaka-active na student dyan sa inyong Islamic Center. Bilang guro ng itong magiging guest natin, how can you identify him as a student and how can you describe him as a friend? Ustad Alimuddin. Okay, unang-una ay wala akong la uzakki ahadan illallah subhanahu wa ta'ala. Wala akong pinupuri, ika nga, na labis ng papuri sa anumang nilikha maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, masasabi ko lamang sa taong ito, siya po ay isang napakabuting tao at saksi po lahat ng mga nakakasama niya. Alhamdulillah. Ika nga, masasabi natin he is
small but terrible. Okay? Ibig sabihin na physically, hindi naman siya katangkaran, hindi naman siya sabihin natin kalakihan, subalit ang kanyang puso ay higit pa, ika nga kung paano natin i-figure out yung malaki pa sa tinatawag na malaking bagay. Ganun ang kanyang puso, napaka-maluwang, napaka sabihin natin ay mapagbigay. At saka, isa sa mga inahangan ko sa kanya, Sensei Ali, is very generous man. Isa siyang tao na mashallah tabarakala na mapagbigay. Yung bang, open-handed siya. Okay? Open-handed siya. At saka, kahit mo siya ilalagay, ay pwede siya. Very flexible yung tao. Okay? Versatile yung tao ito. Halimbawa, pagka seryoso siya. Pagka kwela siya. Mga ganun ba? Talagang kahit mo saan siya itatapon talaga ay ikang makikita mo yung character sa kanya. Mashallah tabarakallah. He's not yung bang hindi siya constant na tao. Paiba-iba ika nga yung kanyang yung style niya, yung kanyang sabihin natin yung mga pamamaraan ng pakikisalamuha, nakikiayon siya sa mga bagay-bagay. At marami pang iba subalit kulangin yung ating oras para ilantad ko dito kung ano yung mga ano yung mga sabihin natin highlighted ika nga mula sa guest na ito. At of course, baka man, Ustad Alimuddin, hindi tayo nakapagbigay ng preview video sa kanya, ay para sa akin ay isa sum up ko na kulang ang mga video, kulang ang mga photos kung ito ay ating pagtatagpi-tagpiin sa kanyang personalidad sapagkat he has something like full of, sabihin natin, full of katatawanan at napakabuti at napakabait na. At without further ado, sa lahat ng kanyang mga kaibigan at lahat ng mga nakatutok sa TGIS 16 episode, yes, artistahin ka nga. Ang kanyang pangalan ay artistahin talaga. Dating katandem ng dating, sabi natin, child actress, ika nga, at actor, ika nga. Mashallah, tabarakallah mga kapatid. Without further ado, ay samahan niyo po kami sa isang oras at kalahati. Makakasama natin live na live dyan sa Makkah. Walang iba kundi. Siya ay dating okay, hindi ko na mabasa ang aking sinulat sa pagmamadali namin kanina. Siya ay lumaki sa, sabi natin, sa South Samar, dyan sa Daram, ika nga. Siya ay lumaki doon, ngunit siya ay isinilang sa Valenzuela, dyan sa Manila City, na kung saan way back 2006 to 2011 ay siya ay nagipinalad na maging kabahagi bilang isang OFW sa United Arab Emirates. At the same time, way back 2011 hanggang sa kasalukuyan ay siya po ay isa sa mga muhandis, ika nga, mga engineer mula sa mga libo-libo mga engineero dito sa gitnang silangan. At the same time ay siya ay 37 years of age. At the same time, siya ay nakapagtapos ng electrical engineering dyan sa Samar State University. Walang iba kundi si Brother Abdul Malik Marvin Sali. Tafadil, Brother Abdul Malik. Assalamu alaikum, Brother Abdul Malik. Yung headset mo ay naka-off. Bumati ka po, Brother Abdul Malik, sa iyong mga kaibigan, sa lahat ng mga nakakilala at mga kaibigan mo ngayon sa ating programang TGIS. At welcome ka na maraming salamat. You didn't decline our invitation para sa'yo na ura-urada ang ikanga. Go ahead. Salamat po, warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam, wabarakatuh. Salam alaikum po. Waalaikumsalam, tabarakatuh. Bigla akong napag-guest. Alhamdulillah. Jazakallah khair sa pag-invite niyo sa akin. Alhamdulillah. Okay, mashallah. Okay, bago ang lahat, meron ka bang mabatiin? Meron ka bang gustong sabihin? Go ahead. Anong masasabi mo kay yung magiging guest sana natin ngayon na pinaasa lang tayo at sinaktan tayo? Ano ang mensahe mo sa kanya? Unang-una po, ako pwede papasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw-araw na pinagkaloob sa ating lahat. Alhamdulillah, at tayo ay buhay pa. Alhamdulillah. At sa nangyari po, alhamdulillah, siguro ay mayroon po talagang pagkakataon na kailangan natin, may mga pangyari na hindi natin may iwasan. Siguro ay naroon siya ng problema sa kanyang internet. So talagang bagay na kahit sa Pilipinas ay yun talaga ang problema. So kailangan na lang natin siguro antayin siya. So ako na lang ang kapalit ni ako na lang ang pantapal ni Abdurrahman. Alhamdulillah, sasaluhin natin siya, inshallah. Jazakallah khair, bro. At binabati ko pala ang aking
ang aking mahal na asawa at aking mahal na anak at lahat sila ay nanonood ngayon dahil sabi ko ako ang surprise guest ng TGIS. Alhamdulillah at Ustad, jazakallah khair sa pag-invite sa inyo. Inshallah, kung ano mga tanungan at kung ano mga may babahagi ko sa programa nyo or maging inspirasyon para sa mga manonood, lalo-lalo sa mga libo-libong nanonood dito sa programa ninyo, ay inshallah ay makakapulutan ninyo ng magandang aral, alhamdulillah, sa kung paano ako nagbalik Islam or kung paano ang aking journey para sa aking pagbabalik Islam, inshallah. Jazakallah khair, salamat, rahmatullah. And of course, dahil libu-libu ang nakatutok at lahat ng inyong mga kaibigan ay nakatutok sa ating programang TGIS na kung saan ay makikilala namin ang inyong personalidad, makikilala namin ang inyong mga karanasan bilang nagbalik Islam at of course, bilang isang tatay at bilang isang masipag na asawa at mapagmahal sa kanyang pamilya. At of course, Ustad Alimuddin, may itinext ako sa iyo sa FB mo para mas maging kaabang-abang ang ating twist ng ating programa. Pakitingnan lang kasi naka-online ang mga sinabi ko sa iyo at pwede sila, inshallah. At of course, sa lahat ng ating mga viewers dyan sa Gitnang Silangan at of course, mapa UAE, Indonesia, Jakarta, Kuwait, at the same time sa South Korea at South North Island, mashallah, tabarakallah, at of course sa USA at sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, tumutok lang po kayo upang manalo ng sabi natin mga load na aming ipamumugmod sa inyo dahil ang ating guest ay surprise, magiging surprise din ang ating mga testimonial at magiging surprise din ang ating mga ipamimigay na load. At of course, dahil Ustad Alimuddin ang ating binibigay ng mga load sa ating mga mabubuti at magaganda ang kanilang mga comments online, mag-comments lang po kayo dahil hindi dalawa po ang aming pipiliin, kundi apat ang ibibigay kong comments dahil si Brother Abdul Malik Sali ang ating naging guest. Ibig sabihin nito ay apat po na mga mabubuti at mga magagandang mga comments na pwedeng manalo for today. At ganun din, apat din ang mananalo mula sa page ni Alimuddin at page ni Anwar. At hindi po dalawa ang comments na ipipili natin kundi apat na comments para maging live and loud and clear at vividly maganda ang ating interaction. Simulan na natin bago mag-start, mag-comment at magtanong ang ating buting Ustad Alimuddin. Brother Abdul Malik Sali Muri Minoro, saan po kinuha ng inyong nanay at tatay ang iyong pangalang pagiging Marvin? Ito ba ay kinuha sa pangalan ni Marvin Agustin? Go ahead. Brother Abdul Malik, naka-silent yung ano mo. At of course, ang tanong niyo po kung tungkol sa pangalan ko, Stad? Oo, saan kinuha ang iyong pangalang hindi, Marvin? Hindi kasi sa kapanahunan niyo, I think usong-uso si Marvin. Hindi ba kinuha sa kapangalanan ni Marvin? Ade po kasi hindi ko rin natanong ang mama ko tsaka papa ko bakit kinuha yung saan pinangalan, pero na-expect ko na lang na ano na sa gwapo tao niya kinuha. So siguro yun na lang ang iniisip ko, siguro kasi dati siguro ay mahilig sila sa mga ano sa mga pangalan na letter M. So yun kasi simula kasi nung pangalan ng panganay namin M din, Marlon, Mark, Marvin. So, kinuha nila sa lahat ng mga letter M. Aha. Okay. Letter M ang... Masha'Allah, nagkakaroon din ng problema ang internet ng ating naging guest. Actually, sa lahat ng mga may internet, bakit ayaw niyong mag-subscribe na lang ng Zain para katulad ng aming ginagamit ngayon na ang Zain ay hindi lang malakas, kundi nagpapalakas pa ng connection ng bawat mga brotherhood. Masha'Allah, tabarakallah. Yes, nakakahiya naman, Abdul Malik Sali, sinalo natin ang internet ni Abdurrahman Bayaka, pero pati ikaw din ay nagkakaroon din ng struggling ng inyong internet. Okay ka lang ba at yung internet? Oh, medyo na ano, nawala ako, na-block ako. Hindi na-block, na yung internet ang na-block. okay. Okay. So, saan nagsimula ang buhay? Saan nagsimula ang buhay ng isang Abdul Malik Sali Minoro noong siya ay kabataan pa niya, nasa ano pa siya, na Manila, at the same time ay namuhay siya sa Samar. Ano ang buhay ng isang Marvin Sali Minoro?
pwede mo ba kaming bigyan ng konting short biography? Opo. Inshallah po. Ako po ay, kami ang ano po, nung namuhay po kasi ng aking mga magulang sa Valenzuela, doon po sila, baga, actually magkakilala na sila kasi para sila but sila taga Samar. So, napunta sila ng Maynila, naghanap ng trabaho at nagkita uli sila doon. Tapos, baga sila, nung nagkita sila, nagkaroon sila ng anak, nagkaasawa na sila doon. Tapos yung pinanganak kami, lahat kami pinanganak doon sa Valenzuela. So lahat kami pinanganak magkakapit. Nung naipanganak na yung bunso namin, siguro nga 3 years pa lang ako, 3 years old, umuwi na sila ng Samar at doon na sila nagbakasala at doon kami ano, dahil sa sobrang hirap din sa pamumuhay sa Manila noon. So habang doon lumalaki ako, yun ang nakikita kong relihiyon na aking nakakasalamuhad ay ang relihiyong Katoliko. Kasi ang mama ko ay talagang Katoliko. Yung parang pinakaano sa simbahan, active siya sa simbahan. Lahat halos siguro ng mga church activities, lahat ng mga kung anong mayroon sa simbahan ay kasali siya dahil membro siya ng mga organization doon. So yun ang nakamulatan ko at nakita ko sa kanila. Actually silang mag-asawa at yung papa ko. So sila yung baga nakikita ko paano ang kanilang pag sa simbahan. So dahil doon nainganyo din ako. So may mga pagkakataon na talagang sumasali sa mga pag magnonobena, pagrorosaryo. Actually memorize ko dati ang mga pagnonobena at pagrorosaryo. Tapos mayroon pa kaming sumasama ako sa mga prosesyon ng Fatima. Binabahay-bahay namin 'yun kasama ng mga pinsan ko. Isa rin ako sa nagli-lead, nagnonobena rin. So yun ang mga yung buhay doon sa Samar, yung buhay doon sa aming Samar dahil maliit lang naman yung bahay namin. So, halos magkakilala din kami at alam ng mga tao doon kung gaano kami lalo na nung mabata pa kami ay kung gaano ako active din sa simbahan. So hanggang sa napunta rin ako, nag-aaral na, medyo nabawas-dawasan na pag nag-aaral na ako sa kolehiyo dahil sa pangbayan na ako. So medyo nabawas-bawasan na 'yon dahil may nakakasalamuhan ako na ibang tao. So doon sa ibang tao na 'yon, nakikita ko yung relihiyon nila iba naman. So nakafocus sila sa Biblia. Kasi yung Katoliko hindi naman talaga sa Biblia nakafocus, sa simbahan, sa paris sila nakabase. So doon habang na nag-aaral ako, nakita ko yung ibang tao, yung Biblia naman ang kanilang pinapaano sa amin. So napunta ako ngayon sa Bible, sa mga Bible Baptist. So nakasalamuha ko rin yung Bible Baptist. Actually, hindi naman siguro na ako dahil pero active na active din ako doon. Sabang nagba-Bible Baptist sila ay sinasama ako. Hanggang ako na lang ang nagkukusa pumunta doon para sumali sa Bible Baptist. So pero ang pinaka noon dahil may crush ako doon kaya ako sumasama doon sa Bible Baptist. So isa 'yan sa mga kung bakit sumasama ako. Pero gustong-gusto ko yung mga pamaraan ng mga salita kasi minsan nga lang kasi hindi ko rin naman talaga naranasan yung magsali sa mga Bible Baptist dahil nga sa simbahan naman sa church sa Catholicism. Ba Katoliko naman talaga nagustuhan ko yun hanggang sa ako na lang ang pumupunta doon para sumali sa Bible Baptist. Tapos yung crush ko kahit hindi pumunta doon, okay lang kasi andun naman yung mga mga nag-aano sila ng Bible Baptist. Hanggang sa nakatapos ako. So hindi naman talaga ganun kaano sa Bible sa hanggang nang makatapos na ako, napunta na ako ng Maynila habang nagre-review naghahanap din ng trabaho. So hindi ako pinalad makahanap ng trabaho. Pagkatapos naman noon ay bigla mga siguro after 1 year lang, 2005 kasi ako nag-graduate ng college ko, after 2006, after 1 year nakahanap, tinulungan ako makapunta ng UAE makapagtrabaho. Tapos doon naman sa UAE, yun naman ang nakasalamuhan ko naman doon bilang yung GIL, Jesus is the Lord. Sumasama rin ako doon kasi mayroon akong nakakilala na GIL at sinasama niya ako. Yun naman ang namin doon ay yung talagang worship doon ay true may banda doon, may magsasayaw, mayroong i-worship ng So yun ang naging journey ko hanggang sa 2005
ay 2000 from 2006 up to 2011. 2011 napunta ko ng UAE. Wala pang ng Saudi Arabia. Nang Saudi, nung makapunta ko ng Saudi Arabia, yun naman ang naging ano ko. Sa Saudi Arabia, wala pa. Yung isang taon na yun, wala pa. Hindi pa ako nakapag ano. So, yun, hanggang muna, hanggang doon muna, Ustad. Baka mahaba na yung ano ko. Maliwanag. Oh, meron akong katanungan. Sa paglipat-lipat mo ng iba't ibang pananampalataya, ano yung mga natutunan mo? Dito, ika nga, ano yung mga nasa isip mo, mga bagay, ika nga, na ito ay nagbibigay epekto sa sarili mo, bakit ka palipat-lipat ng pananampalataya hanggang sa dumaong ka sa pananampalatayang Islam? Actually, ano naman po eh, yung parang, yung pagtawag sa Diyos, simula pa lang, yung pagtawag sa Diyos, baga nasa puso ko na talaga eh. Baga, lagi, kahit sa sarili ko lang, kahit walang taong nakakita sa akin, nagdadasal ako. Nung time na nasa Katolisismo ako, kasama lagi si Jesus at si Mary. Kasi yun ang tinuturo ng Katolisismo eh. Baga maging manalangin ka sa Diyos, sa Ama, sa Ina, sa dahil ang Ina ay hindi tinatigyan ng anak. Baga ang anak na si Jesus ay ipagkakalob sa kanya ang mga hiling. So, lahat ng dasal, nobina, nung Katolisismo ako, yun, mga pagtawag sa Diyos ay normal na sa akin na pagtawag sa Diyos. Eh. Hindi ako katulad ng tanaw na walang paniniwala. So, ang naging ano ko, kung bakit palipat-lipat, siguro ay, ang naiisip ko ay parang hinahanap ko, may hinahanap ako na hindi ko maano eh, sa puso ko eh. So, una-una, nung medyo nagkaroon na tayo ng talagang maanong kaisipan. Nung naano ko na yung Bible Baptist. Kasi yung Bible Baptist, hindi sila halos naniniwala na si Mary, tungkol kay Mary, na kailangan ay anuhin, gawin siyang, ano rin, sambahin din siya. Wala sa Bible Baptist yun. Pero si Jesus Christ God. So, mga isa sa mga ano yun, ang mga tanong ko dun eh, bakit kailangan ko magdasal na iano kay Jesus Christ bago ang Diyos. So siguro yun ang mga time ko bakit ako nagpapalipat-lipat. Pero yun naman ay sa akin lang, hindi ko naman yung inilalabas dahil bawal nga mag-question. Baga, kung ano ang naarok mo, yun ang maaarok mo lang. So bawal kang magtanong eh. Baga, kung ano yung sinabi inaano sa iyo, paniwalaan mo na lang. Yun ang nagiging ano ko sa sarili ko noon. Okay, ang ibang tao kasi may mga ibang mga kadahilanan na kung bakit sila yumakap sa Islam. Ang iba nga ay dahil sa balde, dahil sa timba, dahil sa suklay, dahil sa mga bagay, kahit mga walang kwentang bagay, ay subalit yun ang naging paraan para sa kanila na yakapin ang Islam. Ikaw naman, ano ang bagay, anong elemento at bagay o object para sa'yo na bakit mo sa pamagitan nito ay nasumpungan mo ang Islam? Yung ano sa akin, Ustad, gaya ng mga kinikwento ko dati, nung makadating ako sa Saudi Arabia, nakikita ko kasi yung dawa-dawa na rin, yung mga dawa ba? Kasi sa UAE, hindi ko naman nakita yung pagdadawa ng about sa Islam eh. Wala akong naano sa UAE. Siguro ang na-realize ko lang doon sa UAE, ang nagkaroon lang ng impact sa akin, yung Adan. Kasi pag una-una dating ko sa UAE, kinaumaga, gabi ako dumating sa bagahan, biglang may nag-adan. Tapos tinanong ko, akala ko yun ay ano, yung parabang ano nila, yung parang ano lang ba, timer ba nila na, oy, kailangan nyo ng gumising para magtrabaho. Kaya tinanong ko yung pinsan ko, para saan yung, ano sabi, yung ba yung ano, timer para magising yung mga tao. Kahit sa Pilipinas, di rin ako nakarinig ng adan. So nung time na yon sinabi na hindi ano yan para sa prayer, 5 prayers na sa mga Muslim para yon. So nawala na rin yon, hindi rin ako nag-usisa doon dahil di naman talaga wala sa puso pa ang pag-interest sa mga sa ano sa Islam. Kasi no hanggang nakapunta ako ngayon sa Saudi Arabia after 1 year, nakikita ko yung mga tao, mga Pilipino nagdadawa sa Al-Kubar. Hanggang doon lang, nakikita ko nag-aabot sila ng pamphlets, pero habang inaabot na yung pamphlets, nilalagay, tinatago ko lang din yun, hindi ko naman inaano. Minsan tinatapon ko, nilalagay ko sa kung saan-saan. May isang araw na ako ay magpapadala ng pera sa Pilipinas,
Doon kasi sa Alcobar, may pangalan doon Alzamel na padalahan. Sikat, baka pila-pila ang nagpapadala doon eh. Habang makikita mo yung mga tao nakapila habang para magpadala. So pumila ako doon. Habang nakapila ako, may isang poste doon, poste ng ilaw na mayroong papel na nakasiksik. Siguro ay, di ko alam kung anong nakasiksik. Ba nilapitan ko lang ba, tinanggap o ba kinuha ko tapos inilagay ko lang sa bulsa ko habang nakapila ako. Tapos, nung matapos na ako magpadala, umuwi ako sa hotel kasi sa accommodation ko. Pagdating ko sa accommodation, nilagay ko lang yun sa isang lagayan doon na wala, binaliwala ko lang. Habang wala, pero nung time na wala na akong ginagawa, ba napaisip ako buklatin kung ano yun. Kasi ang nakasulat doon, sino si Maria sa Islam? Sino si Maria si sa Islam? Yun ang nakasulat doon sa Bible, sa pamphlets na yun. Baka namanghal lang ako kaya nilagay ko yun sa ano. Tapos nung nabasa ko, medyo na ano ako doon, bakit si Maria kasama nila sa Islam? So doon nagsimula yung aking pag-usisa. Paano naging banong si Maria ay nakasama doon sa ano. Hanggang sa mayroon ako nakakilala ng mga Muslim na kababayan ko sa Samar. Actually, kay schoolmate ko sa Samar State University rin, si Brother Rashid. Doon ako napunta sa kanila dahil nung time na yon yung pamilya ko, yung mga si Mrs. Dadalhin ko na sa Saudi dahil na okay na yung kanya yung visa niya. Naghanap ako ng bahay, tapos nahanap ko ng bahay, si brother ang nakaano sa akin. Sabi niya mayroon akong bakanting kwarto, pwede rentahan niyo na muna. Yung mag-asawa na yan ay mga Muslim na sila. So habang na doon ako, dinadawahan nila ako doon, nag-i-invite sila ng mga brother, ng mga kapatid natin, kasama na si Brother Dawood doon, yung si Brother Dawood David, na nagdawa sa akin. So, actually, sa aming mag-asawa. Pero nung time na yon, medyo antayo eh. Baga, matigas pa ang puso natin. Kahit ano na tayo, baga, corner na tayo, ayaw nating magpasapaw dahil nga sa ego. Tsaka siyempre, ang iniisip natin yung pamilya, kasama, baga, nararamdaman lahat ng mga tao, nararamdaman ko rin. Paano mo... Okay. Nawala. Paano mo daw nawala po? So alhamdulillah, pa-proxy na. Actually po, bakit po nawala yan? Kasi po, pumasok po yung original na guest natin ngayon. Okay, kapatid na... Nawala si Bro Malik. Bro, nawala ka, bro. Bigla. Ustad. Oh, bakit? Hindi ko alam, biglang nawala na ano. Baka yung connection mo? Hindi ko alam. Biglang nawala siya. Okay? So hindi ko alam po, kung ano. Okay, go ahead. Go ahead. Bro, andyan yata si Abdurrahman Ustad. Okay lang, go ahead. Mamaya ka na. Tapusin mo muna yung kwento mo. Pagkatapos na, introduce natin si Abdurrahman. Yun nga po yung nangyari sa akin. So, habang dinadawahan kami mag-asawa, siyempre, medyo na ako dun, baka na-corner na ako. Ano pa rin, yung ego lang ang nakaka-ano sa akin. Mahirap kasi paano ipaliwanag yung magbabago ka na yun sa mga ano mo, sa... Baka pag-ano ka ba? So, kinasaba lang ni Brad na hindi naman sa pilitan, pero... Sabi niya, kung alam mong nasa tama ka, kung alam mong sa puso mo na wala ka na talagang ano, so isusunod mo na lang talaga. So nag-usap kami, tapos sinabi ko sa kanya, gusto ko na mag-shahada, mag-embrace sa Islam. So that time, sabi niya sa akin, kailangan mag-shahada ka na ngayon dahil di mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Kasi si Shaitan, alam mo kung paano siya mag-tricks. So ibig sabihin, ang ginawa niya, yung pinag-antay na mag-jumaa, kasi that time Thursday, mag-jumaa kinabukasan, magsasahada dapat, sabi ko sa kanya, magsasahada na ako bukas, isasama niya na ako sa masjid. Pero nung time na yon, pinagsahada niya na mismo ako sa ibang mga kapatid, kasama yung ibang mga kapatiran na grupo na doon din sa area na yon, ba pinagsahada ako. Matapos nun, pumunta sa masjid kinabukasan para magsahada. So ang turn out para sa akin, actually ang bagay na nakapag-ano sa akin, yung pamphlets. So yung tanong mo sa akin, dahil doon sa pamphlets na
na inganyo na basahin at tuklasin kung ano talaga ang Islam. Okay. Masyaallah, ibig sabihin dahil sa poste no, ang dahil sa poste na 'yan, yung poste na 'yon nandoon yung pamphlets at 'yun yung nagiging tulay para yakapin mo ang Islam. Okay, go ahead, Sensei. Okay, sa masyaallah, ang dami-dami ng mga nagko-comment at tayo ay pipili sa kanila. But of course, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, maraming salamat sa hindi pag-iwan sa amin mula noon hanggang ngayon, nakasubaybay at nandami pa rin nagko-comment sa aming comments sections na kung sana inshallah ay kami ay kukuha ng 4 na mga mananalo. But of course, ang pinakamahalaga dito mga kapatid ay nakakakuha tayo ng mga aral at mga sabihin natin inspiration sa mga sabihin natin sa mga pananalita mula kay Brother Marvin Salim, Minoro guest dyan sa Makal Mukarrama, na galing pa siya sa Manila at the same time siya ay nanirahan sa Samar, ika nga. Brother Marvin Salim, ano po ang, yes, ito ang tanong ni Aymas Mada, isa sa aming napiling mananalo ng 50 load. Ano ang nagbago sa'yo nang yakapin mo ang relihiyong Islam? Ikaw ba, Brother Marvin, Abdul Malik, ikaw ba nung sa kabataan mo at pagiging bachelor mo ay isa kang chick boy, ika nga? Yun ba isa sa nabago sa personalidad mo na nabago simula nang ikaw ay nag-Muslim ay naging kontento ka na lang sa isang sister, mashallah, at nabago ito sa pamamagitan ng pagdadawa ng isang sister na isang balikislab din, mashallah. Ito ba ay kabahagi ng pagbabago ng iyong buhay, ang pagiging chick boy sa pagiging isang loyal, ika nga? Go ahead. Alhamdulillah, Ustad. Magang malalim yung tanong na yan. Ah, hindi. Simple lang. Yung nabago po sa, siguro, yung tanong po sa kung ano po yung nabago sa akin nung mag-Muslim ako. Marami po. Baga, una-una po, yung attitude, yung pagiging magalitin. So, nala alam ng asawa ko at alam ng kahit sino sa akin paano ako magalit. Madali akong magalit. Alhamdulillah ngayon, subhanallah, napipigilan na 'yon, isa sa mga naano sa akin. Siguro kung nagagalit ako ngayon, nagagalit na lang ako, pinatawanan ko na lang din. Pero yung magalit ako pero hindi na yung katulad dati na subhanallah. Ang hirap ba. Isa sa mga naging magandang ano sa akin yung pagiging magalitin ko. Tapos yung pangalawa, yung sa pagiinom ng alak, kasi manginginom talaga tayo. Alam mo na mga taga-Samar. Alam na mga taga-Samar yan. Sama ko sila mga taga-Samar. So ngayon, yung mga nanonood taga-Samar dyan. Ngayon, so manginginom nga lang ngayon, you continue na naman tubig na lang at saka 7-Up. Yun ang nakikita ko. Yung mga soft drinks na lang tayo, mga ganun. So, alhamdulillah. Tapos yung tanong mo naman, Ustad, tungkol sa pambababae or pambabae. Yung hindi, tungkol sa... Wala akong sinabing pambabae. Sabi ko, isa ba sa isang Marvin Salim na nabago sa kanya ay yung pagkakaroon ng maraming chick. Chick boy ka. Wala akong sinabing pambabae. Okay, go ahead. Ganun din yun. Hindi naman po siguro chick boy, Ustad. Siguro ay... masasabi natin ba hindi siya chick boy, siguro may nagkakagusto at meron ding mga nagugustuhan, siguro ganun na lang. Siguro, bro, marami kasi kasalanan mo ba maging gwapo ka? Na nagugustuhan tapos ayun lang. Hindi tayo admit doon. Hindi natin kasalanan 'yun. Alright, mashallah, tabaraka, tumutok lang ang ating mga viewers at magpadala ng kanilang mga mumunting mensahe related sa ating programang Their Journey to Islam Stories upang kayo ay manalo ng 50 load dyan sa inyong mga bahay. Stay safe lang kayo dyan sa mga bahay nyo at kami na ang bahala sa inyong mga load, inshallah. Sadali mo din. Merong mashallah, napagandang katanungan dito galing sa ating televiewer. Galing sa ating mga televiewers, isa na rito ay galing kay Sister Najwa Gamor. Bilang isang balikislam, ano sa tingin mo ang mga pwede mong maiambag sa ating mga kapatiran? Ano ang gusto mong ma-achieve dito sa mundo na pwedeng mapakinabangan ng mga Muslim at non-Muslim? Mashallah, that's a good point. Okay? Ganda ng tanong ah.
Para nakasalang yes. tayo kaya dito nga, sa ano sa bago mo, yes, bago mo sagutin yan, I of course, kanina ay may nanalo at ngayon na naman ay pangalawang nanalo na ng 50 load si Sister Najwa Gamor. At of course, yung kanina na nagtanong na si, anong pangalan yun kanina? Imas Mada. Oo, hindi pong pakisend nyo sa amin maya-maya ang inyong load at network para mabigyan namin kayo ng load. Of course, back to business tayo. May katanungan si Sister Najwa. Pakisagot, Brother Abdul Malik. Apa? ganito po sa'yo. Kasi may mga ang lahat ng naniniwala ko na ang mga kapadmiran at lahat ng kamuslima, lahat ng tao sa mga mundo, may kanya-kanyang problema at may kanya-kanyang mga problema sunuranin. So kung ako ang itatanungin sa mga bagay, sa mga pagkakataon na kung ano ang pwede kong maiambag, lalong-lalo na sa kapatiran, ay siguro ay yung kung ano po ang mayroon ako na pwede kong maibahagi. Halimbawa, kung mayroon ang kapatiran ay nangailangan ng tulong sa pinansyal or kung ano man, mga bagay na pwede nating itulong sa kanya. Kaalaman na aking natututunan sa aking mga ustad, kaalaman na bagay na pwede natin ibahagi, ay doon ang aking baga maiaambag. Siguro, sa mga kung mayroong mang maghihingi ng tulong na ganun at kung kaya kong ipagkaloob ay ipagkakaloob ko. So sa mga bagay kasi na ganun, baga noon pa man di man tayo Muslim ay mahilig na talaga tumutulong na talaga tayo sa bagay sa mga nangangailangan, lalo na kung may kakayanan tayong tumulong. So baga ang pagtulong para sa akin hindi na nabago sa akin, baga na ano na sa akin yan eh. Kasi siguro ay dahil sa mga magulang na tinuruan kami na hindi kami maging namot sa mga kapwa, sa kapwa-tao, kahit sa kanino pa man, sa kaya kung kaya mong tumulong. So siguro yun ang pwede may ambag, yung kaalaman. At saka kung may financial na kaya ngailangan at financial kung kayang ibigay pagkaloob. So yun at siguro, yun na lang siguro. Yun na lang muna ang ano ko sa ngayon. So kung mayroon pa man akong, siguro kung kami pa ang kayamanan, Inshallah, kung ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagkakaloob pa rin natin sa mga nangailangan. Yun, jazakallah. Mashallah. Okay. Speaking sa pagtulong, alam mo, Sensei, speaking sa pagtulong, mga kapatid, ito lang, gusto ko lamang, actually, gusto ko mang isikreto ito, pero gusto kong ihayag. Alhamdulillah, ito mga kapatiran natin at kabila na nga si Marvin Saliminoro, ay sila po yung naging instrumento para maitaguyod yung ating streaming. Dahil sila po yung mga nasa likod ng streaming na ito. Alhamdulillah, paano ito na isabi natin naging successful at paano ito na itatag, alhamdulillah. Naway, biyayaan silang lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sampu ng kanyang makasamahan ng mga brother dito sa Tanatang na Makkah at ng iba pang mga bagay na may kaugnayan sa da'wah. Kasi mashallah, ito yung sinasabi nating sadakatun jariyah as sa ka'ilmun yan tafa'ubihi. Ibig sabihin ay tuloy-tuloy na charity at yung kaalaman na may kaakibat na kaalaman na napapakinabangan. Mashallah, tabarakallah. Nang dahil dyan, mayroong isang napagandang katanungan galing sa iyong kakilala mismo kapatid na ito ay walang iba kundi si Yusuf Almiron. Okay? Ang sabi ni Yusuf Almiron, tanong ustaz kay Bro Malik, sa tagal ko nang kakilala si Bro Malik, alam naman natin kung gaano siya kasuccessful sa kanyang buhay na tinatahak ngayon. Mashallah, tabarakallah. Bro Malik, anong isang kahilingan sa Allah maliban sa kanyang paraiso ang iyong ninanais na makamtan o mangyari pa sa iyong buhay? Jazakallahu khair. Napakaganda ng tanong. Huwag lang pagdadagdag, ha? Pagdadagdag ng ano? Kayamanan. Ito naman sa ustad. Dadagdag ng kayamanan ng inang. Masyaallah. Masyaallah po. Kay Brother Yusuf, masyaallah. Di ko... Siguro kung mayroon pa akong hilingin sa aking buhay ay yung siguro yung magabayan ang mga mahal namin sa buhay. Ang gabay po, magabayan po ang aking mga kapatid. Kasi hindi pa ako, alhamdulillah, nagmuslim siya pero kailangan pa rin siyang tukan dahil sa wala tayo doon. So yung mga kapatid ko, yung dalawang kapatid, so yun, isa sa mga pinagdudua ko tuwing sujud, alhamdulillah. Bawat sujud ko, alhamdulillah, kasama sa aking mga at saka yung magulang ng aking mahal na asawa at saka kung mga kamag-anakan, lahat ng mga taong malalapit sa aming mga kaibigan. Yun po yung kahilingan ko na insha Allah ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin.
hindi man ako mabuhay ngayon or hangga hindi pa man wala na ako inshallah patuloy pa rin sa kanila. So mga bagay na siguro kung mga bagay wala o hindi ko hinihiling yung mga bagay eh, siguro kung mayroon na ako hinihiling yung ano na lang eh yung magandang buhay na lang na yung katawan ba yung maging malusog para inshallah makatulong pa rin sa ano sa Islam or kahit sa hindi sa Islam o sa mga tao inshallah sa mga nangangailangan inshallah yun na lang siguro yun na lang muna siguro ang maisasagot ko diyan sa tanong ni brother. Alhamdulillah. Okay. Yun na lang po muna. All right. Okay. Meron akong personal na katanungan, Sensei. Ilang years ka na ulit sa Islam, bro? Ilang years ka na ulit sa Islam? 2011, November po, nag-embrace ako, 2011. Siguro 9 years na ngayon dahil November. 9 years na. Okay, sa 9 years ka na sa Islam. So, ang tanong ko is, anong bahagi ng pagka-Muslim mo ang hindi mo makakalimutan na nagbigay sa iyo ng malaking aral at bakit? Bahagi ng pagka-Muslim ko ngayon na yes. Na hindi ano, Ustaz? Na hindi mo makakalimutan na nagbigay sa iyo ng napakalaking aral sa sarili mo at bakit? Yung po yung ano yung siguro yung ano yung kapatiran yung samahan sa yung pagiging yung pong samahan sa Islam baga hindi ka kasi yung parang ang samahan nyo kasi ay hindi yung pangmakamundo lang eh nakakatuwa na kayo ay nagsasama-sama baga nagkikita-kita nagsasalo-salo, nagkakainan, nagiinuman ng soft drinks ha, ng tubig. Ba, hindi lang sa mundo. Kasi mapapansin mo yung bagay na ano na baga pagtutunog ng adan, ya Allah, ya adan na, oh ya adan na, ya Allah, sa wudu na. So yun yung mga bagay na baga impact sa puso mo ba na siguro kaya sabi ko nga, kung magpo-forward ako, yun ang mamimiss mo eh. Yun ang mamimiss mo dito sa kapatiran sa Islam. Siguro ko, inshallah, kung ano, pagkalob sa akin na makatagpo din sa Pilipinas ng mga ganyang kapatiran. Siguro sa Islam, yun ang pinaka-impact sa akin. Yung pinaka-ano sa akin na nagkaroon ng impact sa akin. Yung kapatiran at yung samahan sa kapatiran. Okay, napakagandang ano, mashallah, tabarakallah. Napaganda lang yung tinatawag na ano, kapatiran. Kasi ang kapatiran kasi yung nagpapaalala sa iyo patungkol sa kabilang buhay, nagpapa-iman sumusuporta sa iyo, ika nga hindi lang physical kundi tinatawag na emotional, lalong igit lalo yung tinatawag na spiritual. Okay, Sensei, bago ko magtanong, ikaw muna, inshallah, baka mayroon kang itanong. At of course, nakatatlo na tayo ng viewers' comments at kung nanonood si Brother Yusuf and Meron ay pakisindang sa amin ang inyong kung sino man ang gusto mong bigyan ng load sa Pilipinas. Brother Marvin Sally, sa dami-dami ng mga kinaharap mong pagsubok bilang isang Muslim, bilang bagong yumakap si Islam, at the same time, nagkaroon ka ng pamilya na nakaalalay sa iyo, nandyan ang mahal mo sa buhay na asawa, na isa ring balik Islam, right? At the same time, nagkaroon kayo ng anak na naninirahan dito sa gitnang silangan. Paano mo ina-handle? How do you handle yourself bilang isang bagong Muslim? At the same time, yung pagiging Muslim na may pamilya, na ikukumpara mo ang buhay mo nung hindi ka pa Muslim, na palaga bang ang ideal life mo before way back hindi ka Muslim, ay iba ang kultura at iba ang nangyayari sa ating bahay, ika nga. At the same time, nag-isip ka na dati na pag magkaroon ako ng family, ganito ang mangyayari. But biglang na-shift ang buhay mo na naging Muslim ka at ngayon ay meron ka rin Muslim na pamilya. Ano sa tingin mo ang pagkakaiba? Kung hindi ka nag-Muslim sa pamilya mo at nag-Muslim ka ngayon, ano yung pagkakaiba ng buhay, pamilya ng isang Muslim at isang time hindi Muslim? Ustad, para po sa akin, yung isa po sa mga naging ano sa akin para kasi kung halimbawa hindi ako Muslim ngayon, kung hindi kami Muslim ngayon, baka ano eh, yung parang
ano pa rin eh, yung baka nga hindi na kami mag-asawa ng misis ko ngayon. Kasi lagi bakit kami, maraming pinagawa yan, lagi na hindi namin maintindihan eh. Alam mo yung ano, yung mga bagay na oh, siyempre sa mga mag-asawa na, alam mo yung mga kunting bagay lang na medyo, kasi lalo na nung dati bago pa nang ako sa Arabia, kasi hindi pa naman ako Muslim nun. Lagi ko si Mrs., ang ginagawa ko, sabi ko sa kanya, lagi ka mag-online sa akin kasi wala akong ano dito, maga naboboard ba ako, tas parang ano ako. So ang ginagawa ko nun, nakipag-usap ako sa mga nakipag-chat ako sa mga ano, sa ibang tao. So pero, yun ang naging ano ko dati. Kasi sa bilang OFW, naghahanap ka talaga ng atensyon. Isa yun sa mga, totoo yun na kailangan natin anuhin. So kaya nga yung mga, kay dati sinasabi ko sa misis ko na lagi mo akong kausapin kasi lalo na pag mag-isa ako sa ano, matatapos ng trabaho kasi wala nang pinagawa. Baga, nung non-Muslim ka, nasa ano ka lang eh, baga sa bahay, mga sa kwarto. Hindi mo ano kung ano. Hindi ko alam nung time na yun, hindi ko sinasabing pagkakasala sa time na yun kasi sabi ko naglilibang lang ako eh. So nakakausap ko, ikipag-chat ako. Siguro nga, kung hindi kami Muslim ngayon, ay hindi na kami mag-asawa ni Mrs. So nung nag-Muslim ako, isa sa mga ano ay yung pagsasabar. At saka yung sala, yung pagdidikit. At alhamdulillah, ang mga kapatiran, yun ang mga bagay na baga, hindi mo na naiisip yung mga bagay na dati mong ginagawa. So sa pamilya, sa aking pamilya, yun ang baga comparison ko nung time na wala pa kami sa Islam at saka nung nasa Islam na kami. So mga bagay na hindi na dati ay para sa iyo ay baliwala lang, pero ngayon ay hindi mo pwedeng dahil alam mong magkakasala ka at yun ay isa sa mga itatanong sa iyo kung bakit mo ginagawa yun. So malaking bagay din na ambaga ang Islam ay nagpabago sa akin. Siguro may mga ano talaga sa pamilya, may mga ano sa pamilya na hindi mo maiwasan. Siguro magtatlo kayo, mag-aaw kayo ng mga bagay na hindi maiiwasan yun eh. Pero ang ano lang sa Islam ay tinuturuan ka paano magsabar. So ang pagsasabar kasi isa sa mga katangian na dapat mong matutunan at saka dapat isa puso mo dahil yun talaga ang kainaman sa mga bagay na hindi mo na maiwasan at saka hindi mo na maiwasan. So magsabar ka na lang, inshallah. Mashallah, tabarakallah. Oh, diba? So yes, actually na ano ko kay tinatawag na kay Brother Malik na mashallah ay yung mga oras niya ika nga kasi bilang tao lamang tayo ay syempre ay hindi maiwasan natin na may mga bagay na lumilihis tayo. Pero ang kagandahan sa kanya ay binabawi niya sa mga makareligiyong bagay, ika nga. Okay? At napaka-active niya pagdating sa pag-aaral at sumusuporta yan. Pagdating sa mga pagsusundo, pagdating sa tinatawag na may kinalaman sa pagsaliksik ng kaalaman, maasahan natin yan si kapatid na Malik, mashallah tabarakala. Dahil dyan, mayroong panghuli tayong katanungan, bro, galing sa ating televiewers, galing kay Nur Usman. Ang sabi niya, paano mo mapag-ingatan ang pinili mong relihiyon ngayon na Muslim ka na, kung noon ay madali sa iyo sumama sa iba't ibang paniniwala? Ang reliyon kasing Islam ay hindi siya basta-bastang paniniwala. Mga, di tulad noon na parang cherry picking ba? Yung parang pag gusto mo lang ay okay na. At pagka meron kang nakitang mga bagay na mababuti doon ay okay na sa'yo. So kahit yung parang hindi mo siya inaasahan na yung parang wala sa'yo. Kasi hindi siya yung ba wala sa iyo yung totoong pala, hindi siya yung totoong paniniwala. Sa Islam kasi, bro, sa Islam kasi yung paniniwala dito ay hindi ka nag-aano ano ang nasa sa iyo eh. Kumbaga, kung ano yung nasa tao. Hindi, kumbaga ang paniniwala ng Islam ay hindi siya itinatag ng isang tao lamang na
kung ano ang inano sa'yo ay yun lang. Kung anong binigay sa'yo ay yun lang. Ang Islam kasi ay relihiyon ng tagapaglikha. So dito siguro ay hindi para sa akin ha, yung paano ko ba maiano na hindi ko man dahil ang dahil ito na ang totoong relihiyon. Siguro wala na akong hahanapin. Kasi kung mayroon man akong hahanapin ay ibang relihiyon na 'yon, hindi kung may hanapin pa akong iba. So hindi na aabot sa aking puso siguro sa aking isipan na ano, liban na lang kung may mga bagay na kasi hindi ka rin tayo baga ng isang salita. So siguro ang ginagawa ko na lang kapatid ay yung pagsaliksik ng kaalaman para hindi ako mabalik doon sa maling paniniwala. Siguro kung pamamaraan ang kakailangan ay yung pagsasaliksik ng kaalaman. Pagtanong sa mga ustad, sa mga ulama, sa mga taong may kaalaman, pagtanong sa kanila kung ano ang mga bagay na nagpapagulo sa isip mo tungkol sa iyong paniniwala. Isa sa mga paraan ay yung pagbabasa ng Quran, pagdidikir, pagsasala, lahat ng mga bagay na siguro ay pagtatahajud, isa rin sa mga paraan para hindi ka ng ibang paniniwala. Dahil doon naman sa iba sa dating paniniwala wala 'yun yung mga ganun eh. Dito kasi paniniwala dito sa Islam, ituturo sa iyo kung ano ang tama at ituturo sa iyo kung ano ang mali. Kaya nasa atin na rin 'yun kung paano natin tatanggapin yung mga bagay na ganun. So yung mga pamamaraan doon ay yung siguro magsaliksik ng kaalaman. 'Yun ang pinakamalaking dapat mong gawin. Magsaliksik ka ng kaalaman. Sa buhay ang anumang natutunan mo na kaalaman at ituro kung mayroon kang kaalaman na dapat mong ituro sa iyong kapwa at sa kapwa Muslim na pwede mong ituro sa kanila dahil yun ang mga bagay na magpapatatag sa iyo bilang isang Muslim, magpapatatag sa iyo bilang isang mananampala sa Islam, ang pagsaliksik ng kaalaman at siyempre pagsama sa mga mabubuting tao, pagsama sa mga taong sa mga kapatiran na sumasamba sa Allah, sumataala lamang at hindi yung mga bagay na ginagawa kung ano-ano man. So yung gumagawa ng mga bagay na hindi ka nais, ay yun ay dapat iwasan mo kapatid sa tayong Islam. So siguro yun po ang dapat nating gawin. Saliksik na kaalaman at syempre ay yung pakisama sa mga tunay na mga mananampalataya, hindi yung kung ano ang pinagagawa ng mga tao. Alhamdulillah. Mashallah, Ustad Abdul Malik Sali, mashallah, pwede ka nang maging kabahagi ng aming profesyon ng pagdadawa sapagkat hindi ka nauubusan ng iyong pananalita at ang dami-dami mong mga kaalaman na naibabahagi. Jazakallah khair sapagkat yan po, ganyan po ang resulta ng mga taong nagbasa at maraming mga pinakikinggan, mga sinasabi nating patungkol, mga kaalaman patungkol sa ating pananampalatayan. Inshallah, may Allah give you more wisdoms at kaalaman para may pamahagi sa iyong pamilya at of course sa ating mga kababayan na nangangailangan ng sinasabi nating patnubay ika nga mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang aking pinakalas na katanungan bago may pagbigay ng testimonial online, kung nandyan si Omar Sindanya, nanonood siya, ay please lang may mga PM kami sa iyo at saka kay Jalil, utang na loob upang kayo ay makainom ng maraming mga ipapainom. At ako lang bahala magpainom ko ng mga 7-Up, mga mineral water, utang na loob para naman maging maganda ang aming programa ngayon, inshallah. At of course, ang aking pinakatanungan sa iyo, Brother Marvin Sali, bilang isang future na tagapangaral ng Islam, sapagkat alam na ang pag-aaral natin sa Islamic Center ay magbubunga din ito, ika nga, in the future, na tayo naman ang magbibigay ng kaalaman sa ating mga pamilya at the same time sa ating komunidad. Ngayon, ang aking tanong sa iyo ay, ano ang isang bagay na natutunan mo sa Islam na gusto mong pamarisan ng iyong magiging future na mga anak na sila ay mag-grown up na, maging paglalumaki na sila bilang mga Muslim na kabataan at gusto mong ipamana sa kanila na katuruan na nakuha mo sa Islam. Isang katangian na natutunan mo sa Islam na gusto mong ipamana sa iyong mga magiging future na mga anak. Go ahead. Shala po, Ustad. Ang inaano ko po sa ano po yung siguro yung pagkakaroon ng takot sa Allah, yung takwa.
Kasi takwa, yung ibig sabihin yung takwa, yung hindi paggawa ng mga kasamaan. Ibig sabihin, takwa, hindi lang yung gagawa ka pa ng mga mali. So siguro yung isa sa mga, actually yung bagay na yan ay pinagsisikapan ko pa rin hanggang ngayon, at hanggang ngayon ay gusto ko ring maabot. Pero yun po yung mga bagay na gusto kong ano o i-ano sa aking pamilya, sa aking magiging anak o sa aking mga saan, kung sino man yung mga taong nanonood din. Yun ang isa po sa mga, ay yung takwa po, yung takot sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa na dapat ay pag-ingatan mo ang mga bagay ba na yung mga sinasabi. Takwa yung mga bagay na, yung mga gawain na hindi ka nais-nais. Takwa na yung mga pagkakasala, lalong-lalo na po yung mga major sins ay pag-ingatan natin. Takwa ay yung pagsunod sa kung ano mga ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahat po yun ay takwa. Ang takwa po ay yun po yung pinakamainam na dapat manahin natin, ay dapat po natin i-ano sa ating, yun po ang para sa akin i-ano sa kanila. Dahil habang nag-aaral ako, lalo-lalo na kay Ustad Alimuddin, ipinapakita niya sa amin paano matakot sa Allah Subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pag-aaral, kung ano ang mga bagay na dapat natin matutunan. Sa kanya, mga sa pag-aaral, malalaman mo kung paano ang kahulugan ng takwa sa pamagitan ng pag-aaral lamang. Parehin ng pag-aaral, pagtatanong sa mga maaalam. So yung mga bagay na hindi mo noon ay kayang-kaya mong gawin, mahihirapan ka nang gawin dahil mayroon ka ng takwa sa yung tagapaglika. Yun po yung mga bagay na mga katangian na dapat kung ipamana sa aking magiging anak o sa ano man o magiging baga sa kung ano man ang ano para sa aking pamilya. Masyaallah. Yun po, Ustad. Yung pong katangian na yun habang nag-aaral ay yung takwa po sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Tama naman, Ustad Alimuddin, na alam mo, Brother Marvin at saka Ustad Alimuddin, ang pagkakaroon ng maraming kaalaman ay ito ay sinasabi nating mas nagkakaroon tayo ng malapit at nagkakaroon tayo ng takwa kay Allah, sapagkat may mga tao na sila ay mga suwail at sila ay mga, sabi natin, lapastangan sa kanilang mga magulang, lapastangan sa kanilang komunidad, dahil ang kanilang takot kay Allah ay kulang. Bakit may ang kanilang takot kay Allah ay kulang? Dahil wala silang kaalaman. Kaya naman, napakahalaga po ang pagsasaliksik ng kaalaman upang magkaroon ng bawat isa ng sinasabi nating tunay na takot kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Of course, habang tayo ay nabubuhay, huwag natin kalimutan ang magsaliksik ng kaalaman, sapagkat kahit ang mga ulama at ang mga doktor na ng Islam ay yung isang linggo na hindi sila nakakuha ng kaalaman ay sabihin natin na nagiging kulang ang kanilang pamumuhay. Ika nga, tayo pa kaya na mga kulang sa kaalaman? Ika nga, kaya naman nararapat sa ating bilang mga Muslim, kagaya mo, kagaya nating lahat, ang magsaliksik ng kaalaman. At of course, kabahagi ng pagkuha ng kaalaman ang panonood sa mga ganitong programa na kung saan ay nagkakaroon tayo ng mga idea, mga inspirasyon at mga, sabihin natin, mga words of wisdom, ika nga, na upang ito ay maging kabahagi ng ating pamumuhay, inshallah, at makatulong sa ating pamumuhay. At of course, sa lahat ng ating mga viewers, kami po ay nagpapasalamat sa inyong suporta at the same time sa inyong pagtutok sa aming programa. Of course, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa mga channels ng ating mga butihing co-host na katulad ni Anwar the Light at the same time, Ustad Alimuddin Onofre, tumutok po kayo at mag-subscribe na po kayo at huwag kayo pong magpahuli sa mga update, ika nga, sa mga nangyayari sa world ng dawa, social media through virtual, ika nga. Ustad Alimuddin, alam kong maraming kang itatanong ng mga hashtag na patungkol sa buhay ng ating napiling guest for this week, na alam ko na ito ay malapit, ika nga, sa iyong puso. Ustad Alimuddin? Okay, bago ko magtanong ng hashtag, syempre, may mga, hindi pa ako tapos mga katanungan kasi may mga bagay na gusto ko pang malaman patungkol sa ating guest, kasi since na ito ay surprise, ika nga, so may mga surprise question din tayo para sa kanya, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay, meron akong nalalabing mga katanungan dito versus galing sa akin, personal question. Sino mga tao na sa pamamagitan mo, kapatid na Abdul Malik, ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam? Ano, start pa ulit nga, sinong mga tao na sa pamamagitan mo ay sila ginabayan ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa Islam? So,
Yung so ibig sabihin, ay yung sa ano po, siguro yung asawa ko. Asawa ko at saka yung isa kong kapatid, siguro tsaka yung papa ko, yung father ko kasi ba pinaliwanag ko sa kanila. At hanggang ngayon, pinawanag ko sa kanila ang ano yung Islam. Kasi yung asawa nung nag-Islam ako, alam niya na rin ang Islam about actually. Pero nagdadawa din ako sa kanya at nung time nung nag-ano sa kanya. Kasi ang nangyari doon nun sa si Mrs. kung paano siya nagsahada, ay sinabi ko lang sa kanya na kasi pa-uwi siya ng Pilipinas doon. Sabi ko sa kanya, kung uwi ka ng Pilipinas at Muslim na ako, di natin alam ano mangyayari sa eroplano. Tapos sabi mo, pagbalik mo na, magmuslim ka. Sabi ko, paano kung may mangyari sa'yo sa eroplano? Paano tayo magkakasama sa paraiso? Yan ang sinabi ko sa kanya. Tapos pangalawa, sabi ko sa tapos tinanong niya ako, mag-aasawa ka pa ba? Sabi ko sa kanya, kung hindi ka magmuslim, bakit ako tanungin ba ako, bakit ako mag-aasawa ka ba? Sabi ko sa kanya, kung hindi ka magmuslim, anong paraan para hindi ako mag-asawa? Kasi hindi ka magbo-Muslim. Kasi siyempre, ang isang palataya, ang isang Muslim, ay maghahangad din na ang kanya magiging partner na isang Muslim, isang mananampalataya. So sinabi ko sa kanya yun, nung pagkatapos na nung sinabi ko sa kanya nun, sinabi niya, bago na mo, nung papunta na siya ng Pilipinas, nung magbabakasyon siya, sabi niya sa akin, magbo-Muslim na siya. Siguro ay dahil ayaw niya akong mag-asawa. Dahil napag-usapan din ang pag-asawa. Pero ang nila din ako ako na rin siya. Napag-usapan din natin ang pag-asawa. Brother Marvin, ikaw din ang nagbuklat at nagsimula ng pag-uha. Ikaw ba ay dahil nag-asawa ka na, ito ba ay garantisado na nag-asawa ka? Nag-Muslim ang asawa mo at hindi ka mag-aasawa? Hindi po. Nung time ko, ibig sabihin nito nung ay... Nung time ko na yun, nung time na nag go ahead. Sa ibig sabihin nito ay may paliwanag ka po ako. May paliwanag pa. Nung time po na 'yon, ang sinasabi okay. Ang sinasabi ko po noong unang panahon, nung time na 'yon, sabi ko sa hindi ako mag-asawa dahil ang gusto ko mapangasawa ay mananampalataya dahil yung asawa ko ay nag-Muslim na. So isa na siyang mananampalataya at dinadawahan ko siya. Actually, alam niya na rin, mayroon din siyang kaalaman na nung time na yan. So, nung time na yan, sinasabi ko na hindi ako mag-aasawa. Kasi may asawa na alright. Ako mananampalataya. Pero habang nag-aaral ka sa mga paaralan, sa mga ustad, pinapaliwanag nila kung ano ang kahalagahan ng pag-aasawa kung bakit ka pinayagan o pinahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pag-aasawa ng higit sa isa. So, okay. Sabi ko sa kanya, so, ito ang tanong natin. Ano ipagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bago mo ipaliwanag ito, ang tanong ko lang naman ano ay yes or no. Okay, yes or no lang naman. Huwag nating paabayin pa ang ating pagpapaliwanag kasi masyado kang guilty sa question. Sa dulo po ang sagot. Okay, ang question ko lang ang question ko lang naman ay dahil natagpuan mo na nag-Muslim na at Muslim ang yung asawa ngayon, mashallah tabarakallah, ibig sabihin nito ay hindi ka na maghahanap ng pangalawa, pangatlo at pang-apat. Opo. Sa dulo po ang sagot, sa dulo. Meron po ako sa akin. Kasi ang pag-aasawa ng higit sa isa ay isang kautusan, ay isang baga pinahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tagapaglikha ang nagpahintulot diyan. Ang sabi ko sa kanya, tinatanong din hanggang ngayon tinatanong pa rin ako ng aking asawa. Ang sabi ko sa sabi niya sa akin, mag-aasawa ka ba? Maghahanap ka pa ba ng mapapang asawa? Ang sabi ko sa kanya, kung ano ang pagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa akin, kalimbop, iano sa akin na mag-asawa ko. Kung ano man ang pinagkaloob na mag-aasawa ako. Pero, sabi sa kanya, mag-aasawa ko sa tao na mas higit pa sa iyo. Sa hindi yung mag-aasawa ko nung bagay na kung ano ang makuha ko sa iyo. Okay. Now I know at naiintindihan ko. Yes, I'm open for asawa, pero... Right, mashallah tabarakallah. Thank you so much for your very wonderful and meaningful answer. Ang aking katanungan ay ibig sabihin nito ay kapag yung asawa mo mashallah ay nasa kanyang pananampalataya, ibig sabihin
ito ay kapag nakatagpo ka pa ng mas may pananampalataya at more than ang kanyang pag-uugali at more than ang kanyang pananampalataya, isang kababaihan na gusto maging pangalawa, open ka doon? Open ako sa bagay na, na iyon pagdating sa pananampalataya. Dahil ang mag-aakit sa iyo, marami, alam mo kung ano natin ang buhay ng Rasul sa Allah. Yung buhay niya ay ano, baga sa mga asawa niya ay hindi, baga hindi naman tungkol lang sa mga makamundong bagay eh. Tungkol talaga sa kung ano ang magiging resulta sa kinabukasan. Baga ano magiging resulta? Isipin mo rin kung halimbawa mag-asawa ka na tapos ang magiging resulta mo ay dadalhin ka lang sa Jahannam. Subhanallah. Aman. Wag na natin yes. gawin yun. Dahil kung makapunta so, bagay lang, mashallah, hindi natin pwedeng na, gawin. I really get your mga points. Bagay yun ay nasa... I really get your points. Ang mga bagay na yun ay para sa... Ay mga pagtatagda lamang ng araw subhanallah. Yes, tama ka dyan, Brother Abdul Malik. Maraming salamat sa pagsasalaysay ng iyong makasabi natin, makapigil hiningang mga kasagutan sapagkat nanonood ang iyong asawa ngayon na si sister at of course nanonood ang iyong mga tagabantay ng mga brothers na sila ay nakikiosyo. So ikaw nga sa ating page dito sa page ni Ustad Alimuddin Onofre at page ni Anwar Delight na ang dami-dami nang nagtatanong dito. Ano paman, ako ay naniniwala insha'Allah ta'ala na of course kung may masamang kababaihan naman na gusto maging pangalawa at pangatlo at kung ito naman ay tinakda ng Allah at makapagtaas ng iman ika nga sabi ni Brother Marvin, bakit hindi? But of course, as of now, I know that you are happy and contented with sister at nakikita ako kung gaano siya kabait at gaano siya yes. sapagkat nakita na-meet ko na yung sister na yun at napakabuti mashallah sa bawat isa. At of course, hindi ko napahabay ng aking katanungan sa iyo bago pa man mag-init ang iyong mga kasagutan sapagkat baka iba na ang aking sagot at baka magkaroon pa ng conflict ika nga dyan sa bahay niyo at ang mga ano dyan, kumalampag ang mga ika nga, ang table at pagkainan at kung anong mga plato pa dyan, ito turn over ko ng mga katanungan kay Ustad Alimuddin. Okay, ayan kasi mag-ingat sa tanong, baka kung saan mapupunta yan. Anyway, okay, kasi nakasubaybay ngayon yung ang yung trainer, kapatid. Okay, ikaw man ay Tigre, subalit may nagmamayari sa'yo, yung trainer mo. Okay? So, of course, mga kapatid, ha, siya, kilala. Ika, kilala ka namin bilang isang tinatawag na tigasin, ika nga, di ba? Isang matikas na tao, mashallah. Ngayon, ang tanong ko is, Yes. May tanong ako sa iyo. Magandang tanong ito para mabigyan mo Islamically speaking. Kapag ang isang babae ba o isang lalaki ay walang asawa, tanggap daw ang kanilang ibada? Bago mo tanongin yes. si Mark. Hindi kondisyon sa pagtanggap ang ibada kung single ka. Kasi may mga sahaba na single. May mga ulama tayo, may mga scholar tayo na namatay na lamang sila, wala pa sila silang asawa. Which is sila ay maka-Diyos kaysa sa atin. At sa same time, walang proof ika nga, walang patunay na hindi tatanggapin ang ibada mo kung single ka. Kasi problema yon, maraming single. Anyway, yun ang tinatawag na katanungan is, anong nagpapahina, at ano naman ang nagpapalakas, at ano naman ang nagpapaiyak at nagpapasaya sa isang Malik Minoro? Mashallah, tabarakallah. Of course, kaabang-abang ang kanyang kasagutan kung sino ang nagpapahina at nagpapalakas sa kanya. Mashallah, tabarakallah. Ito na yung kanyang kasagutan. But of course, manatili ang lahat ng ating mga viewers dyan sa gitnang silangan at of course, dyan sa Kuwait, dyan sa Indonesia, Malaysia, at saka sa Maldives sapagkat pagkatapos po ng hashtag ng mga questions, magmumula kay Ustad Alimuddin ay magbibigay kami po ng isang katanungan para sa apat na mga mananalo na ito ay galing mismo ang kasagutan sa mga sinabi ng ating butihing guest for this week. Yes, Brother Abdul Malik Marvin Sali, pakisagot ang mga maanghang nakatanungan mula kay Ustad Alimuddin. Una is, anong nagpapahina at nagpapalakas sa isang Abdul Malik Minoro? Yan ang una. Okay. Go ahead. Yung nagpapahina sa akin, yung ano, yun po yung hindi ko magampanan ang pagsasala, hindi ko maganda man yung hindi ko magampanan ang bagay na pinagkaloob sa akin na gawin. Yan po ay
bigla po nawala yung guest natin. Baka ala, alam mo sila, napifin ko na baka nagsilampangan na yung tinatawag na si umano na. Dahil yung mga kaldero. Masha'Allah, tabrak ayan na, nagbabalik na. Yes. Sad. Yes, brother. Yes. Welcome back again. Hindi ba dahil sa mga kaldero nagsipaglabasan na dyan at mga nagkalampagang mga plato, hindi ba nawawalang internet mo dyan, kapatid? Aiko, go ahead, bro. Hindi ko alam ba't nawawala, namamatay. So, yun po. Okay. Ang nagpapahina po sa akin ay yung hindi ako makagawa ng obligasyon na ipinagkaloob sa akin na isang Muslim. Yung hindi ko magampanan ang pagsasala. Yung hindi ko magampanan ay yung paggawa ng ibada na bagay na kalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung pong nagpapahina sa akin. So yung pong isa naman sa nagpapahina sa akin ay yung mga taong yung mga bagay na humihingi sa akin ng bagay ng tulong na hindi ko maipagbigyan, na hindi ko maibigay ang kanilang tulong dahil sa kung ano lang ang kaya kong maibigay at hindi ko makaya maibigay sa kanila. Baka nadudurog ang aking puso sa taong humihingi sa akin ng tulong na hindi ko kayang mabigyan ng tulong. Isa yun sa mga kahinaan na nagpapahina sa akin. Yung pangalawa po ay yung naman nagpapalakas sa akin ay yung siguro yung kapatiran, tas yung suporta ng mga pamilya, suporta ng lahat ng mga tao na kapaligid sa akin. At siguro ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa sa mga, baga, pagka minsan, pagka nadadown tayo, ang inaano ko lang talaga, lalong-lalo ng mga bagay na may mga problema ko, ang inaano ko ay yung Quran. Lagi kong inaalala kung ano yung mga ano ng Quran, kung ano yung kwento ng mga sahaba, kung anong kwento ng, ang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, anong kwento niya, Subhanallah. Yun pong nagpapalakas sa akin kasi kung talagang ang pinaka-inspirasyon sa buhay ko ay yung buhay ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam at ang mga sahaba. Kasi mas pinaka-maano ang kanilang pinagdaanan kaysa sa kung anumang mayroon tayo ngayon. Subhanallah. So yun ang nagpapalakas sa akin, ang ginagawa kong inspirasyon ang kanilang buhay. Okay, yung pangalawa naman, ano ang nagpapaiyak at nagpapasaya sa'yo? Pagka po ano, papayak po sa akin yung ano eh, yung pagka nag mga bagay na. Alright, so dahil dyan, bago mo sagutin, meron tayong guest mula sa kanilang bahay na siya ay babysitter ngayon pero nagawan pa niyang makapagbigay ng mabuting surprise testimonial. Bago ka magsagot, Brother Marvin Sally, ay meron tayong guest na live sa kanilang bahay upang magbigay ng mumunting mensahe para sa iyo. Yes, Brother Omar Sindanya, akala ko hindi ka na mag-appear dahil i-block na kita sa aking Facebook. Go ahead. Meron ka bang ibibigay na magandang pananalita sa iyong mabuting kaibigan na si Brother Abdul Malik Minoro? Nakamute yung microphone. Nakamute. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah. Nakalakir sa pag-invite. Malis lang kasi yung baby ko hindi pa natutulog kaya nanti-delay. Bro, masyala, ang masasabi ko kayo, bro, Malik, eh, napakabait itong taong neto. Saka nung bago kami nag-aral sa Dawa, Islamic Dawa, kila Ustad, sila yung mga veterans na kaklase namin talagang maaral, ano, talagang magagaling sa pag-aaral sa Islam. Sila yung nangungunang sumasagot agad kay Ustad. At dyan kami nakikikopya ko yung promal. Di po, talagang napakabait nitong brother na to. Masyalas, laging nanilibre. At saka wala, pag magkakasama kami, wala nang ibang pinag-uusapan, kundi ang pag-asawa ay stay yung sa, ano talaga, sa... sa Islam talaga. Talagang, ano to, maraming alam sa Islam, masyala, tabarakala. Minsan nga pag may nagtatanong sa akin, minsan siya yung una kong tinatanong eh. Pag hindi niya alam, punta tayo ko Ustad. Tanong natin ko Ustad, salin mo din sa rin. No, Ustad, at nawala nga. Wala si Bro Malik. Sige, go ahead. Continue mo lang yung testimony mo, Bro. Ayun nga, Ustad, at naway, biyayin ka pa ng maraming asawa. Hindi, Sister Malik.
ng biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maraming mabuting kaibigan saka laging nalilibre sa amin. Alhamdulillah. Bro, kita tayo ulit mamaya inshallah. Hanggang ngayon na nga lang kasi magpapatulog ba ako ng bata. Sa kalakir ng stud. Bro, sa kalakir. Okay, masyadong. Diba? Okay. At of course, maraming salamat kay Brother Omar Sindanya kahit nagpapatulog ng bata pero nagawa pa rin niyang makapasya sa ating studio upang maging kabahagi ng story ng buhay ng ating napiling guest for this week na si Abdul Malik Sali. At maraming salamat Brother Omar na why inshallah makapagbigay ka pa ng maraming Starbucks. At of course, kung nanonood si Abdul Jalil ay kailangan makapag-Starbucks ka rin. Yes, Brother Marvin Sali, ano ang iyong kasagutan? At bago mo sagutin yung katanungan ni Ustad Alimuddin, ano ang masasabi mo sa pag-guest ng iyong mabuting kaibigan na si Brother Omar? Ah, mashallah, bro. Mashallah, bro. Jazakallah khair sa mensahe, alhamdulillah. At kahit nagsasama-sama tayo pag nagsasama-sama tayo nagbibiro-biruan, hindi pa rin natin nakakalimutan ang sumamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalong-lalo na pagka nag-aano na yung adan, lahat tayo ay nag-aanohan kaagad sa... So, yun, alhamdulillah bro, mashallah, isa kayo sa mga tao na kung bakit ay gustong-gusto kong makasama ay dahil dun sa iisa ang ating layunin, ang ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang sambahin siya. So, mga kapatid, mashallah, hindi naman kayo nangungupya, ako nga nangungupya sa inyo, alhamdulillah. Lahat lang natin ang pag-aaral sa kung ano man ang ipag-alog sa atin. So inshallah, okay. Andiyan lang naman si Ustad, inshallah. So, yun. Okay, back to ano bro? Ano yung yun nga ay nagpapasaya, isang ano lamang, maiksing ano. Ano nagpapasaya sa iyo at nagpapaiyak naman sa iyo? Masaya ako kung halimbawa ang pamilya ko ay masaya. Masaya ako kung halimbawa napapasaya kung aking asawa, ang aking magulang, masaya ako. Masaya rin ako kung nakatutulungan ako ng mga kapatiran. Masaya ako sa lahat ng bagay na mga bagay na mumunting ibabahagi ko. Masaya ako kung may mga taong natutuwa sa akin dahil baka natugunan ko ang mga pangangailangan nila, ang mga bagay na baka munting tulong lang ay masaya na naging masaya sila. So masaya ako para sa masaya ako na ang kamusliman ay masaya din. So doon masaya. Nalulungkot ako. Nalulungkot siya dahil namatay yung screen niya. Biglang namatay pa yung tao na screen niya. Ha? Okay, masyala tabarakalas. Yun po yun. Ayun. So yun, mga kapatid. Ayun. Go ahead. Bro, go ahead. What's that? Bro Malik? Yes. Oh. May okay. problema yata sa ano ko sa AI ko. Okay, sige. So inshallah malapit na tayo magtatapos. Yun na. Po, Ustad. Ang nagpapaiyak naman po sa akin ay yung halimbawa hindi ko natutugunan ang baga yung nagpapaiyak sa akin ay yung halimbawa hindi sila masaya sa kung ano pang naitulong ko. Halimbawa, dyan na naiiyak ako sa mga bagay. At saka siyempre, isa sa mga nagpapaiyak sa akin yung hindi pa magbayan ng mga kapatid ko, isa sa mga nagpapaiyak sa akin. Actually, ang ginagawa ko, minsan pagka nagigising ako na hindi ako makatulog, nagsasala ako ng 2 raka, iniiyak ko na lang, sabi ko, Ya Allah, gabayan niyo po ang aking mga kapatid, ang aking mga mahal sa buhay. Ayun yung papayag sa akin. Siguro ay dahil nga ayaw kong hindi kisala sa parayo.
sa mga bagay na pwede nating anuhin, yung ginagawa mo na ang lahat, yung support sa kanila sa pamumuhay sa lahat ng kung anong bagay na mayroon sila. Pilit mong baga pinapaunawa mo rin sa kanila anong Islam, baga binabahagi mo sa kanila anong natutunan mo. So hindi mo maano sa kanila na baka may pagkukulang pa rin. So iba sa puso nila ay hindi mo alam kung ano pa ba ang kulang para ibahagi mo sa kanila bagay. Mga bagay na dapat mo ibahagi sa kanila. So siguro yun ang nagpapayag sa hindi sila makasama. Dahil habang inuunawa mo ang buhay, ang inaunawa mo ang bilang isang mananampalataya at nasa Islam ka. Habang inuunawa mo yun, habang mag-isa ka at iniisip mo na sila ay mananagot, baka mawawalan ng buhay na hindi na nawala sa Islam, paano mo sila makakasama sa bilang buhay? So yun ang mga bagay na nagpapaluha sa akin. Hindi lang sa kapatid ko, kundi mga mahal ko sa buhay. At sa mga kapatiran, yung mga kaibigan ko, yung mga tao na gusto ko makama sa buhay. Hindi, basta sa isang gabi na lang talagang naluluha na lang ako nagdudua. Na isang gabi na halos hindi ko sa pagkakasujud. Iyak lang ako ng iyak. Hindi ko alam kung bakit na lungkot ang puso ko, hindi na makama. Inshallah, gabayan okay, pa rin sila ng mga taala. Inshallah, subhanallah. So, maramdam ko na pinipigilan mo yung luha mo at yung iyak mo. Naging emotional, mashallah, tabarakallah. So, alhamdulillah. So, may mga taong nakarelate, ika nga sa ganun. Dahil may mga katulad din, ika nga na pinagdadaanan mo, na parehas kayo ng mga dahilan kung bakit sila ay naiyak. So, mashallah, tabarakallah. So, narito po yung panghuling, pero bago yan, I think, ano ba ang mauna? Ang tanong or hashtag? Sensei? Ito ang katanungan. Yes. Unahin ko ang katanungan, inshallah. Sa lahat ng ating mga viewers na mga million subscribers at mga viewers natin dyan sa Pilipinas at saka dito sa Gitnang Silangan, ito na po ang ating katanungan para kay Brother Marvin Sally Minoro bilang aming pang-16th guest for this week. Take note po, sa lahat ng ating mga viewers, paunahan po, makikita po sa screen ng ating StreamYard ni Ustad Alimuddin bilang floor director ng aming programa kung sino ang pinakaunang sasagot. Ika nga, isang sagot para sa apat na mga mananalo. Ibig sabihin nito, paunahan na po. Ang ating katanungan sa lahat ng ating mga viewers bago magbigay ng hashtag questions ng TGIS questions, si Ustad Alimuddin ay... ito ang ating katanungan. Sa aming pagbibigay ng introduction, pagpapakilala sa ating guest for this week na si Brother Abdul Malik Marvin Sally, ano ang kanyang... Okay, nandiyan na siya, nagbabalik na siya. Saan siya, anong province o kaya anong city sa Pilipinas siya lumaki? Siya lumaki, sapagkat magkaiba po kung saan siya ipinanganak at saan siya lumaki. Ibig sabihin nito, kanina sa aming introduction, nabanggit po namin, mga kapatid, kung saan siya lumaking probinsya o kaya place sa Pilipinas. Yan po ang ating katanungan for this week. Apat na po ang mananalo. Dalawang mananalo sa page ni Anwar Delight at saka dalawang mananalo sa page ni Ustad Alimuddin Onofre. At mamaya-maya ay aming i-reveal kung sino ang mga winners in siya. Ustad Alimuddin? Okay. So bro, narito po yung tinatawag na hashtag. Actually, ang hashtag po na ito ay dapat ay para sa ating guest ngayon na si Abdurrahman Bayaka. Dahil pinipilit natin, sinisikapan natin yung mga hashtag na ibibigay namin sa isang guest ay may konektado sa kanya. Na kung kaya siguro yung mga bagay na ito may connection din sa'yo. Balang, somehow may mga connection sa'yo. So ang gagawin namin ay magpapakita kami ng object dito. Tapos, i-connect mo yung object na ito sa sarili mo. Okay? Connect mo siya. Sa sarili mo, ika nga, ano yung interpretation mo rito. So, unang object ay, walang iba kundi ay, okay, hashtag TJS Twiddle connected to me. Tree trunk. Ibig sabihin tree or trunk? Punong kahoy. Punong kahoy. Yes.
punong kahoy ay ano, isang kat, nahambing ko sa katulad ko na isang puno na nagsimula sa isang maliit hanggang sa lumaki. Ibig sabihin yung kanyang ang katulad ng buhay ko na pinipilit kong mga nag-struggle ako para maging isang matatag na tao at maging matatag na tao sa kung ano man akong mayroon ngayon. Yun po, Stad. Mashallah. Ikaw, Sensei Ali, kasi mahilig kang sumagot sa mga hashtag din ng TGIS. Ano sa'yo, para sa'yo? Paano yung connect yung puno yan sa'yo? Nahampas ka na ba ng puno? Ano ba? Mayroon bang ano? Ano bang... Kailangan natin ng puno sapagkat kapag pinutol natin ang ating mga kapunuan sa Pilipinas at saka kahit saan man, ay magkakaroon po ng katulad ng Ulysses. Actually, yung mga katanungan na yan, mashallah, napakaganda yan kay Abdulrahman sa sinapit ng kanyang buhay. But of course, kailangan nating pangalagaan ang ating mga puno sa pamamagitan ng environment natin. Kailangan natin silang pangalagaan upang hindi magkaroon ng mga bagyo sa ating bansa, inshallah. Wala namang kinalaman yun sa ang tanong ko sa sarili mo, i-connect mo sa sarili mo. Huwag kang pumunta doon sa ibang bagay. Okay. Okay. Pangalawang tinatawag na... Para hindi maging ang tanong ay atin. Okay. Paano? Pangalawang object? Okay. Hashtag Twitter, rain, payong. Ulan. Ulan. Hindi payong, ulan. Ulan, ano yan eh. Dalawa yan eh. Baga... Okay. Baga inahalin tulad ko sa buhay ko ang ulan ng dalawa din. Kasi pwede siyang biyaya at pwede siyang parusa. So sabi ko sa aking sarili, kung dumating sa akin ang mga bagay-bagay, sana'y maging isang biyaya, hindi isang parusa. Kasi may mga bagay na dumadating sa inyo parang buhos ng ulan sa ating sarili, na akala mo ay parang wala ka ng problema. Pero inshallah, sabi ko, ya Allah, kung ano man dumadating sa akin na binubuhos mo sa aking biyaya, gawin mo itong biyaya, mga pagkakataon, gawin mo itong biyaya sa akin, hindi bilang isang parusa para sa akin. Lalo na huwag niyo mo iano sa akin na isang, magamit ko sana ang lahat ng ito sa kabutihan. Kung ano man binubuhos mo sa akin na mga biyaya. Mashallah, tabarakallah. Dahil mubuhos ka talaga ng pagpapala. Okay. Sensei Ali, ikaw naman, anong konektado ng ulan sa'yo? Nauulanan ka ba o hindi? Bawal sa akin maulanan kasi sabi ng doktor ko ay kung umiwas sa mga ulan. But of course, ang pagbuhos ng ulan ay isang biyaya. But of course, para sa akin, maraming bubuhos na mga kaibigan. Hindi man kaibigan noon at kaibigan ngayon, pero sa dami ng mga nagbubuhos ang mga kaibigan ay kailangan nating masuri ang kanilang sabihin nating intensyon at isang time pananampalataya upang magpataas ng ating imanikanga para bumuhos din ang biyaya natin, inshallah. Kaya ganun. Aha, okay. Basang-basa sa ulan. Anyway, sabi ng comment. Okay, pangatlong tinatawag na hashtag Twitter. Actually, para talaga ito kay Abdurrahman sana, kambing. Yeah, goat. Okay, Bro Malik. Somehow, may connection ka dito sa kambing na yan. Okay, go ahead. Nahirapan para pati sa akin, nahirapan ko mag-isip anong so, yun po. Kung ihahambing ko ang kambing sa isang tao, sa aking sarili, ay siguro ay yung pong minsan ganyan tayo eh. Baga, hindi natin, inaano natin yung sarili natin sa na kung ano lang ang nakikita natin, ayun lang, doon lang tayo nakatuon. Hindi natin alam na mayroon pang mga nakapaligid sa atin na pwede nating option para gawin ang mga bagay-bagay. So, ganun minsan ako. So, minsan na hindi ko na naiisip kung ano pang mga bagay na aking sarili. Kasi alam ang katangian ng isang kambing, nakatutok lang sila sa kung anong kanilang, kung ano ang kanilang pupuntahan. Halimbawa, nakakita lang sila sa ganun, doon lang sila. So, kung hindi sila ginagabayan ng tagapagpastol, hindi sila pupunta roon. Yun po yung katangian ng isang kambing. So, sa akin, kagaya ko, na isang mananampalataya, isang nag-aaral, gusto ko ginagabayan ako para makarating ako sa mga bagay-bagay, sa mga lugar na pupuntahan ko, o sa mga kaalaman na dapat kong matutunan. So,
'yun ang pagkakahalintulad ko sa mga sa kambing na Mashallah. Ang ganda, alam mo, ganda ng interpretation niya, no? Mashallah tabarakallah. Very excellent interpretation. Mm-hmm. 'Di ba? So, kasi akala mo bakit kambing pa kasi sa, kasi po yung guest sana namin ngayon may kinalaman ng ang buhay na sa kambing. Kaya kaya kasi unexpected kasi nangyari ngayong guest ngayon eh. Okay, since si Ali, ikaw naman, anong ugnay ng kambing sa iyo? Actually, yung sagot ni Brother Abdul Malik ay kontento na ako doon. But magko-comment lang ako. Kanina kasi may napadpad dyan na nabasa ko na, of course, assalamu alaikum sa aking asawa. Siya ay nanonood ngayon at sabi niya, sana magpaulan din ng pagmamahal. Of course, tayo ay mahal na mahal natin ang lahat ng mga mahal natin sa buhay at malalapit. Kaya no worry, inshallah, maraming salamat sa iyong panonood sa aking may bahay dyan sa Pilipinas. Assalamu alaikum. Okay, and next object naman ay walang iba kundi syempre hashtag Twitter Islam, Islamic pamphlets. Nag-comment siya kanina. Dapat talaga kay Abdurrahman to eh, ano? Islamic pamphlets. Islamic pamphlets, so, yun, kagaya ng kwento ko kanina, maliit na bagay, maliit na pero yun ang naggabay sa akin para matuklasan ko o pag-aralan ko kung ano ang Islam. Kasi kung hindi nangyari yun, siguro ay baka hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung nag-Muslim ako. Kasi isa yun sa mga nagpukaw sa akin. Bakit? Inshallah. Yung pamphlets na yun na nakita ko doon sa padalahan na yun, doon sa posting yun. Dahil sa pamphlets na yun. Subhanallah. Malaking bagay. Kaya ang sabi ko nga, kung ano mang bagay na mayroon dyan sa mga maliliit na pamphlets, ay hindi dapat minamaliit ng tao. Minamaliit ng isang ng mga tao. Dahil yun po ang hindi mo alam kung yun ang magiging gabay, yung mga magiging dahilan para magsalagsik ka ng Islam. So yun, hinaltulid ko siya na isang, baga matatawag ko siya na isang gabay. Ang pamphlet ay isang gabay. Mashallah, tabarakallah. Ikaw, sensei, pamphlets. Ayaw mo? Okay. Ang next object natin, ang last object natin, eh, walang iba kundi ay? Isang na okay. Napakalaya. Ang pamphlet sa isang kasalasang mga pamphlet. Wala kang sound. Pangit ang sound mo. Why? Ayusin mo yung mic mo. Okay. Okay, ang last object natin ay walang iba kundi hashtag judo, money. Talagang tamang-tama talaga ito dapat sa guest natin eh. Okay? Ang pera ay ano eh. Wala, nahalan tulad ko sa pangyayari na sa buhay, hindi lang sa buhay ko, sa buhay ng lahat. Kailangan ng pera. Baka, money is required. Pero mag-ingat dahil ang pera, isa ring biyaya yan, pwede rin maging biyaya, pwede rin maging parusa sa iyo. So, pera, kailangan. So, ang pera ay kailangan ng tao. Meron akong register sa tinatawag na pera na yan. Kung ikaw ay pagkakaluban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng limpak-limpak na pera or salapi, ano ang gagawin mo rito? Ano ang plataforma mo at gagawin mo, ika nga sa pira na yan, para makatulong sa umma? Actually, depende kung ito ay, kung halimbawa, kung ipagkalaw sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kayamanan, hindi lang pera, kayamanan na mayroon ako sa akin. So siguro, una-una, ay tutulungan ko ang aking sarili para maipakita na ako ay isang, baga mag-i-stand ako para sa aking sarili. Baga sarili ko tutulungan ko para makatulong ako sa ibang tao. Kasi may mga tao na tulong ng tulong pero yung sarili nila ay nalulugmok kasi hindi, para sa akin hindi yun logic. Kailangan mo tulungan mo ang sarili mo muna. Ngayon saka ka tumulong sa ibang tao kasi kung tutulong ka ng tulong at ikaw ay nalulugmok. Baga hindi yun ang logic na ipinagkaloob sa atin ng Allah SWT. May sarili tayong pag-iisip. Tulungan mo ang sarili mo, tulungan mo ang iyong pamilya at itulong mo sa iyong kapwa. Ang gusto kong ibahagi ay siguro ay magpatayo ako ng isang masjid, gumawa ng isang community na makakatulong sa isang magagawa ng isang Islamic center siguro para sa pag-aaral ng community na pwedeng itulong sa ating sa mga gustong mag-aral. So yun, masjid at saka Islamic center. Inshallah. Yes, Ustad. Ustad, dali mo din, natapos na ang ating hashtag questions. Yes, tapos okay, na po. Okay, at saka
sa lahat ng ating mga viewers, kung kayo po ay magti-text si Ustad Alimuddin o kaya si Anwar sa kanilang mga page para sa inyo, ibig sabihin po ay kayo ay nanalo. Ang tamang sagot po ay Samar. Okay? So, ibig sabihin ito ay magti-text sila sa inyo upang kunin ang inyong mga numbers at mga network para kami ay magbigay ng load. Hindi man namin maibigay ang load as soon as possible, but of course, by tomorrow, maibibigay at maibibigay nyo na sa inyong lahat. At of course, sa maraming salamat sa lahat ng ating mga naging kabahagi ng ating programa ngayon. At dahil oras na po, dahil tapos na, overtime na ito. Maraming salamat, Brother Abdul Malik Salim Minoro, naway makasama ka namin sa pang-20th episode ng BAB, ng TGIS. Inshallah, sapagkat magiging grande ang aming ang aming programa sa 20th episode, mamumudpod kami ng hindi lang 3, 4, 5, kundi marami na naman kami ipamumudpod. Hindi po kami makikisabay, ika nga, sa 2021, pero sisiguraduhin namin marami kaming ipamumudpod na tsak na maaaliw ang ating mga viewers at magkakaroon sila ng mga biyaya. Bago ka magbigay ng pinakahuling pananalita, ay bibigyan ko muna ng pagkakataon si Ustad Alimuddin sa kanyang pinaka-last message para sa iyo. Ustad Alimuddin? Okay, alhamdulillah. Jazakallah khair. Una-una sa lahat, bro. Maraming salamat sa pagsalo ng programa na ito. Okay, particular man o pangkalahatan. At the same time, ay particularly yung pagproximo sa ating case ngayon, talagang mashallah isang malaking bagay. Actually, hindi ka sana, kundi si kapatid na si engineer na Yusuf Almiron. Subalit, nga ay siya ay nagkaroon pa ng sakit sa ulo dahil sa medyo napuyat ata sa trabaho. Alhamdulillah. Kaya naman hindi siya handa. Ewan kaya ikaw yung sumalo para sa ganun may pagpatuloy lamang yung tanatawag na programang ito. Naway, ganti pa lang ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naway, hindi ka magbago. Magbago ka man mula sa mabuti papunta sa pinakamabuting tao. Okay? Naway, ikaw ay pangalagaan lagi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pati ang iyong, siyempre, ang iyong munting pamilya. Yung asawa, ang iyong anak dyan, nakasama mo ngayon, naway kayo ay laging nasa pangalaga ng Allah. Dahil, mashallah, ang trabaho mo ay palipat-lipat dito, palipat-lipat doon, biyahe dito, biyahe doon. Hindi natin alam at hindi natin hawak ang buhay natin. Naway, lagi kayong nasa pangalaga lagi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag mong kalimutan lagi na magdua sa tuwing kayo ay maglalakbay. At of course, include us sa inyong palalakbay na sana maging matagumpay tayo dito sa daigdig at higit tayo sa kabilang buhay. At inshallah, hindi man tayo magsama dito o forever na magsama dito sa tinatawag na iba mo ng mundo, sana pagsamahin tayo ng Allah sa kabilang buhay, sa paraiso ng walang paglitis at walang pagsusulit at walang kaparusahan. So maraming salamat, inshallah, marami pa tayong pagsasamahan, biid nila, subhanahu wa ta'ala, sa hirap at ginhawa, mashallah, tabarakala, biid nila. Inawa, inshallah, pa lagi tayong pag-ugnayin at pagtibayin yung ating panampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So maraming salamat, bro, inawa, inshallah, ay ikaw ay laging nasa kabutihan lagi. Okay? And of course, maraming salamat sa tinatawag na mga viewers, sa lahat ng mga matigilig sa akin. Go ahead. Aywa. Fadal. Brother Abdul Malik, ito yung pagkakataon mo na makapagbigay ng pinakahuling pananalita para sa ating mga viewers at saka sa lahat ng mga kaibigan. It's your turn right now. So, yun po. Jazakallah khair sa pag-invite sa akin. Alhamdulillah, Ustad, yung nangyari ngayon ay hindi naman natin inaasahan yun. So, inshallah, alhamdulillah, intindihin natin kung anong nangyari kay Abdurrahman dahil hindi natin alam kung anong mga bagay na nangyari sa mga pangyayaring nangyari doon. So, yun, isa po sa mga sasabihin ko ay yung jazakallah khair sa pag-invite sa akin at nawa ay nakapulutan ng aral ang kwento ng sino yan? Si Yusuf Guapo. Subhanallah. Kapulutan ng aral ang mga ibinahagi ko. Kung hindi man na ganun kaano sa inyo, ay kahit katiting lang doon sa mga ibinahagi natin ay naging bukas, naging isang ano sa kanila sa iyong sarili naging open sa iyong sarili para tuklasin or maging ano ka pa sa pag-aaral ng Islam. So yun, inshallah at lahat sana ay gaya ng mga pinagdudua din ni Ustad at binabalik ko rin ang duaan na yun sa ating lahat, lalong-lalo na sa inyo, kayong mga nagpapalaganap ng kabutihan dito sa ngayon. Itong programang to, subhanallah, marami kayong
na baga marami kayong na-inspire na mga nagbabalik Islam. Actually, maganda talaga tong ano na to dahil may mayroon nakukuha silang idea, technique pa paano nila ipamumuhay ang kanilang sarili, lalo na yung mga nagbabalik Islam na nagkakaroon sila ng ano sa kanilang sarili. Nahulog yung parang na ano ba sa nagkakaroon sila ng kanilang ano sa kanilang sarili. So dito nakukuha nila yung technique o pamamaraan paano sila mag-survive. Paano nila ayusin ang kanilang sarili kung ano mang pamaraan na nakita nila dito. So inshallah yun, inshallah kaya sa lahat. So binabati ko lahat ng mga nanonood, binabati ko ang aking pamilya, binabati ko ang aking kamag-anakan at ang aking mga kapatid doon sa Pilipinas, ang aking magulang, aking papa, ang lahat ng mga taong nakasubaybay, ang mga makaboys, mashallah makaboys, brothers. So yun, inshallah, magkita-kita pa rin tayo lahat. Tapos yung mga Maka at saka Jida boys, yung Mandy boys, yung Mandy night banding boys, mashallah. Inshallah magmamandi naman, inshallah. Tapos si Ustad. Yes, yes. Sa Mandy kasi bakit, bro, sa Mandy, sa Labangan kasi bakit meron tayong interview kay Ali Sirad. Interviewin natin si Ali Sirad this coming Mandy, inshallah. So, sa Mandy nights ay, ewan ko, sinali ako nila Ustad, so inshallah, sasali na rin talaga ako. At so, maraming salamat. So kay Ustad Ali Kamlon, jazakallah kay Ustad, mashallah. At malaking ang programang ito sa inyo, inshallah. So yun, jazakallah kay Ustad. So, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mashallah. Okay, so maraming salamat. Ikaw na. Next time, inshallah. Okay, so maraming salamat sa lahat ating mga viewers at lahat ng ating mga taga-subaybay sa inyong pagbigay ng oras para sa aming programang TGIS. Isa na namang oras at kalahati na kung saan nagsama-sama tayo at makita-kita muli tayo next week. Maraming salamat sa pagiging kabahagi ng inyong mga oras, sa inyong mga tahanan, saan man sa mundo. Ito po si Brother Ali Kamlon at of course kasama natin si Ustad Alimuddin at saka si Brother Abdulmalik Sali na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapang gabi at isang assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.